May nadiskubreng crack sa isang bahagi ng rilis ng MRT sa Guadalupe sa Makati kaninang umaga. Ilang oras ding itinigil ang operasyon ng tren habang sinusuri ito. Ang resulta, libo-libong pasahero ang naperwisyo na naman. May report si Ian Cruz. Rush hour kaninang umaga, dinatna naming maraming taong pababa ng Shaw Boulevard MRT Station sa Mandaluyong City. Hanggang Shaw lang daw kasi ang operasyon ng MRT matapos malamang may crack daw ang isang bahagi ng rilis sa Guadalupe, Makati. At dahil nasa Shaw Boulevard ang isa sa mga reversing track ng MRT, sa Shaw naiikot ang tren pabalik ng North Avenue sa Quezon City. Kaya naman maraming naabala sa pagtigil ng mass transit ng EDSA. Ang mga papuntang Southern Manila nagtiis sa bus. Technical problem daw. Oh, paano kayo ngayon? Ay di, mag-bus na lang kagad kasi malilit ang mga trabaho eh. Yan na ho talaga yung inaasahan ko. Pero ngayon wala siya. Ano nangyayari? Ito ho, malilate ako. Malaking kaabalahan ho. May kaltas pa sa sweldo. Kung may nainis, mayroon din namang nagpasalamat at walang nadisgrasya. Ang perwisyo ba nung nangyari? Hindi naman masyado kasi naayos para na rin sa mamamayan. Pero naabala ba kayo? Hindi naman, okay lang po. Para na rin sa lahat, para hindi madidisgrasya. Pasado alas 9 na ng umaga, nang maayos ang aberya. Ayon sa tagpagsalita ng MRT at LRT system, pasado alas 6 ng umaga, nang magbabala ang signaling device ng MRT na may problema sa isang segment ng rilis sa southbound ng Guadalupe area. Nang inspeksyonin, nakita ang crack sa rilis at agad kinumpuni. Hindi naman daw dapat ikatakot dahil hinto naman kusa ang train pag may na-detect na emergency gaya ng malakas sa lindol habang umaandar ang MRT o LRT. Automatic naman yung ating signaling system. Pwedeng bigyan mo ng signal kagad yun na stop operation lahat ng ating mga train. Pwede niyang idating doon sa mga station and then doon sa station pwede sila magbabaan. Pagtitiyak ng MRT at LRT, ang istruktura ng light rail systems daw sa bansa, sumunod sa building code. Kaya daw ng LRT at MRT na sagupain ng lakas ng higit pa sa 7.2 magnitude na lindol. Pina-check natin sa ating mga consultant, pina-review natin yung mga documents natin, yung mga design natin. So maganda naman yung findings ng ating consultant na sinasabi niya na tugma tayo doon sa nararapat ayon sa ating building code. Ang Metro Manila Development Authority nagpundar na rin ng gamit para sa emergency response tulad ng lindol. Bukod pa sa pagbibigay ng metro-wide earthquake drill para maging handa ang Kamaynilaan sa sakuna. Pagkatapos po ng earthquake sa Japan last year, handa tayo eh. Mga backpacks, ganun, mataas yung alert, yung awareness level natin. Pero ngayon parang bumaba, ngayon ulit na-highlight sa Negros. So nagigising na naman yung kamalayan natin. Pero dapat po talagang handa bawat household. Pero ang importante ay sa V-Box, sumunod sa tamang pamantayan sa pagtatayo ng gusali o tahanan. Ang unang-unang kailangan natin minsan sa ating mga kababayan ay lahat ng bahay at gusali ay tinatayo ng tama, malapit o malayo sa fault. Kasi ang lindol, kahit 50 or 100 kilometers ka away from an earthquake generator, ay pwedeng madali kung hindi maayos ang pagkatuwa. Ayon din sa isang structural engineer ng DPWH, bukod sa pagsunod sa tamang disenyo ng gusali, dapat alamin din ang klase ng tatayong lupa. Maging masusi rin daw sa pag-inspeksyon ng iyong tahanan o gusali. Kailangan makitignan ng mga tao kung may mga biyak yung mga poste ng kanilang mga bahay. Tingnan din nila kung may biyak yung kanilang mga wall. Tingnan din nila kung may mga biyak yung lupa do sa malapit do sa kanilang bahay o kung doon mismong kinatatayo ng bahay. Ano? O kaya kung malapit sila sa may mga bulubundok yung lugar dahil siyempre para maiwasan natin yung madamay sila sa landslide. So basically yun ang dapat nilang tignan. Ang MRT at LRT daw, itong nakaraang taon lang daw nila huling binisita. At nakita naman daw nilang handa ang ating railway system sa mga malalakas na lindol. Ian Cruz, GMA News.